Good day mga day mga daw mga bayno, welcome back to my YouTube channel. And for this video is hindi tayo magre-reaction video kasi Monday pa ngayon and I'll see you on Wednesday and Friday for the reaction videos. So for this video is nakita nyo naman siguro sa title kung anong gagawin ko ngayon. It's a basic tips on how to edit in KineMaster. So I've been using this for almost 2 months now and I like it very much. And I hope you like it too. So here's the basic tips on how to edit your videos using KineMaster. Punta tayo sa KineMaster. Pag na-open na natin yung KineMaster, makikita nyo dyan mga saved videos ko. Marami na akong videos na na-edit sa KineMaster. I've been using KineMaster for almost 2 months na ata. Ito, pindot natin yung sa gitna, it means mag-i-edit tayo ng bago. So, may tatlong sections ito. So, 1.1-1, 9-16, at saka 16-9. Ang ginagamit talaga sa YouTube ay itong 16-9. So, ayun na. Pumunta dito sa media browser. Ito makikita nyo kung paano maglagay ng mga videos. So, ngayon, ilalagay muna natin yung intro natin. So, doon tayo sa export kasi nasa export siya nakalagay. So, sa export dito, So, dito, ipi-play natin siya. So, pagtapos ka na mamili ng video, pumunta ka dito. At yun, makikita mo na. At ayun, kung magdagdag ng video, punta ka lang sa media at punta ka sa camera at dito malalaman mo mga meron pa talagang videos na maraming nakalagay. So punta tayo sa media ulit at magkuha tayo ng videos dito. Ito yung video ko noong nakaraan. So yan, ito yung intro ko yung nakaraang video ko. Pero, gusto ko maglagay ng sound, kaya dito tayo sa audio. Punta tayo, hanap tayo ng mga downloaded music ko. At meron tayo dito yung Yehey na effects. Ito. At ilagay natin. Ayun, narinig niyo yung sound effects. At kung gusto nyo siyang i-reverse or mali yung pagkakalagay niya, pindot lang kayo dito sa arrow na to. Or kung gusto nyo ibalik yun, pwede din dito sa baba. At ayun na. So, itong voice naman ay, ito naman yung... Habang dito sa layer ay, kung gusto mo maglagay ng pictures, for example, ganito, maglagay ka ng pictures. At pwede mo siyang i-edit ng ganyan. Pwede ilagay dyan. Then, pwede din na siya end animation, overall animation, out animation, at chroma key. Pwede din yung cropping, alpha, color filter, adjustments, blending, and information. Pero ngayon, ayoko mo siyang ilagay kaya i-delete ko siya. Meron niya yung delete button dito. At ayun na nga. At ito, lalagay natin yung... So, paano naman kung maglalagay tayo ng another media? So, nakita natin kanina kung paano maglagay ng media. So, dyan, ilalagay natin yun. Pero, kung paano kung gusto nyong in-between. So, for example, dito, gusto kong maglagay dito ng video. So, meron tayong split or trim. Meron yung trim to left of playhead at trim to right of playhead. At meron din split of playhead at playhead at split and insert freeze frame. So, dito makikita sa trim of left and playhead, makikita, madidelete yung sa left side. So, ibalik natin kasi ayokong i-delete siya. At balik tayo dito. Kung sa trim to right playhead naman, madidelete yung right side. Yun. Pero ayoko kasi gusto ko, yung so gagawin ko ay split at playhead at mag-insert tayo na video. Ganun ang kadali. So, mag-insert tayo ng video. So, punta tayo sa download kasi gusto ko yung nakakatawang baby. Saan yung download? Asan yung download? So, makikita may title yan sa anong file. So, download. Yan. Ilalagay natin yung baby. So, i-try natin i-play. So, gusto kong magdagdag ng layer. So, meron tayong media, effect, overlay, text, at handwriting. So, gusto kong maglagay ng effect. So, pwede, may basic effects dyan. Yan. Mosaic. Or, kung gusto nyo, kung marami kayong pera, get more kayo sa, ano,
sa internet. So, kumiyaman kayo, yun na. So, ayoko kasi ito. So, i-delete ko to. So, next, meron tayong text. Maraming choices ang text. So, halimbawa, iti-type yung subscribe. Okay. So, dyan, malarami kayong mga fonts. Yan, choices nyo. Latin. So, kaya ni Master, madadilif. User-friendly talaga siya. At, ayun, makikita nyo, pwede din siya sa animation, overall animation, out animation, alpha, capacity, rotate, mirroring, blending, at iba pa. So, meron din, oh, ma-edit nyo din siya. Siyempre talaga, friendly talaga ang Kenny Master. So, tapos na yung basic tips natin. So, paano mag-edit ng video using Kenny Master. So, to export, meron yung ito, itong arrow, at saka export. So, exporting na yan siya. So, ayun na nga guys, ang dali-dali na pala gamitin ang Kenny Master. So, kung gusto nyo pa ng another tutorial video on how to create your videos, very madali ni edit, pero maganda ang kinalabasan. So, please comment down below if anong gusto nyo. And please, don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is Alfie Corpus Daro, inyong vlogger na sweet lover. Bye-bye!